ang nakaraang nakamit ay kasing buti lamang ng kakayahan ng bansang magpatuloy, lumago at umunlad. Halimbawa, mamaya pupuntahan natin yung inyong butika ng barangay. Kasi nakapagtayo tayo ng butika ng barangay dito para makabili kayo ng mas murang gamot. Mga bagay na yon ay dapat maituloy. Mataintim ko ninanasa na ang progresong ginawa natin ay hindi titigil. Nang nalalabing gagawin ay kukunin ang susunod na henerasyon ng liderato. Bilang bansa, kailangan matatag na ituon natin ang tanawin sa kinabukasan. Magtayo mula sa kung ano ang mabuti at lalo pang sumikap para tugunan ang hamon ng kailangan pang gawin. Ang kabataan ng ating bansa ay tulay sa pamamagitan ng nakaraan at kinabukasan. Para sa mga kabataan natin, sana yung mga kabataan natin. Alam ko summer vacation ngayon, kaya wala sila. Pero meron ako may ilang nakikita mga bata dyan. Para sa kanila natin, tinutuwid ang mga mali, pinaglalaban ang pagbabago, at hinahanap ang mas mabuting araw. Ayun, mga bata, nandoon. Malayo nang inabot ng ating bansa, ngunit malayo pa ang dapat puntahan. Dapat puntahan ang mga bayan gaya ng si Ruma ng Kaunlaran. At kinakatawa ng mga kabataan ang mga adhikain ng ating bansa. Sa kanila natin hinahandog ang pagsisikap ng ating pamahalaan na iangat ang Pilipinas. At ang edukasyon ang pundasyon ng oportunidad. Ito ang susi tungo sa mas maluwalhates na buhay. Nagbubukas ng ang mga utak at nagbubukas ng mga pinto. Mula sa mga reforma sa ekonomiya na pinatupad natin, sa simula ng aking panungkulan, nagkaroon tayo ng karagdagang pondong ibalik naman sa sambayanan. Inayos dati ang kurikulum ng eskwelahan upang mas mabilis matutunan ng kabataan ng agham, matematika at Ingles. Pinalaki ang pondo para mas marami ang mabibigyan training ang mga guro. Nandito ba mga guro natin? Yun. Meron na bang iba, ilan sa inyo nakadaan na doon sa training for English? Very good. Sana mas marami pa. At para mas maging mas maayos ang pagtuturo. Bakit isa lang? Undersecretary Bacani, dapat mas marami sa kanila. Kasi 2 billion na linagay natin para sa teacher training. 2 billion pesos na linagay natin, even more, for teacher training. At sa kasalukuyang mundo, ay, hindi lang yon, yung mga classrooms. Nagtayo tayo sa buong bansa ng 100,000 classrooms. At dito, sa Siruma, nakapagtayo tayo ng 8 classroom. At inaasahan ko na maliit naman kasi ang populasyon ng Siruma, ang ating kwan dito, sa grade school ito, ang ating patakaran dito ay dapat 2 shifts, morning and afternoon, sa grade school. At 50 students maximum sa isang shift, sa isang classroom. Doon natin binabase kung ilan ang dapat klase na ituyo natin. At sa kamundong ito, ang malakas na edukasyon ay dapat kasama ng malakas na backbone ng teknolohiya. Kaya ang sinama kong cabinet member ay si Secretary ng CICT, si Secretary Ray Chua. Kasi ang teknolohiya at edukasyon, hinuhubog ang utak at kinokonekta sa mundo. Ang edukasyon at teknolohiya ang makambal na sandalan ng kinabukasan ng bansa. Dito sa Camarines Sur, nagtayo tayo ng computer laboratory sa halos 200 paaralan at ilan dito ay nagkaroon na ng internet connection. Yan ang aking tinitignan, ang internet connection ng mga high school. Eh dito sa Siruma High School, wala pala kayong broadband connection dito sa Siruma, sa layo ninyo. Pero dinig ko meron kayong 11 computer dito. Sayang naman yung 11 computer ninyo kung computer games lang ang matututo. Kaya dapat para sa teknolohiya, kailangan ng internet connection.
Kaya inatasan ko si Undersecretary Bacani na, at sabi niya magagawa raw niya ito, bago magsimula itong bagong school year natin, itatayo ang satellite broadband para magkaroon kayo ng internet. Yan ang aking rekwerdo para sa inyo. Nito mga huling buwan ng aking panunungkulan, nananatili ako nakatutok sa pagtaguyod ng mas mabuting edukasyon at higit at mas mabuting infrastruktura ng teknolohiya. Malayo na ang naabot sa dalawang yun, ngunit hindi dapat mamahinga habang may mga lugar gaya ng Siruma na kailangan itutok ang ating atensyon para magkaroon ng teknolohiya. Meron akong patuloy na interes na makita na mga kasalukuyang kabataan ay ipagsasamantala ang halaga ng edukasyon at modernidad. At gamitin itong mga sandata upang ipasulong ang sarili at ang bansa. Sa pagbigay natin ng mas maraming pagkakataon upang maging moderno ang pag-aaral ng kabataan ng Siruma, umaasa tayo na matututo sila na mga kakayahang magagamit para sa hanap buhay. At sana hindi ninyo, mga mamamayan ng Siruma, sayangin itong pagkakataon na makapag-angat ang antas ng pamumuhay rito at nang tuluyan ng umunlad ang lahat ng mga taga-hidden paradise ng Siruma. Diyos mabalos sa Indigabos.